I'm your host, General Tuna, kasama yung ating panel, Rain, Alo, and Abad. Ayun, you know? Medyo na-delay lang tayo ng konti kasi nagkaroon na naman ng mga negotiation dito no sa kwa natin. Bumaliktad na ang sitwasyon ngayon. OG na tayo ngayon, OG. OG ka na, OG. Pili ko, Abad, naka-team liquid ka na jacket. Team liquid ka dito, no? Yan, kayo. Liquid daw siya, OG ako. Game 2. Kasana yan. Kinasa na nga mga kaibigan. Pero ako, team liquid, picking up Tidehunter once again. And I.O. Magnus, and of course, Apparition Ban. Boom! OG Grimstroke agad. Naku, nilabas na. Grimstroke. Nawala sa meta yan, ha? Pero Six ginamit nila ngayon. 6-0, sarap tignan, no? Magkakaroon na ng unang talo yung ano na yan, yung Tidehunter ni Mind Control. Ayan. Sinabi na ni Alo dito, mga kaibigan, but second pick ng OG, inaantay din natin. Oo. Ito kasi, mga sir, yung grand finals na to na kahit anong team, pwede mong kampihan, eh. Tiny. Ang ganda ng kwento parehas ng team na to, eh. Yun din, eh, no? Isang back-to-back, at isang back-to-back ng champion, at syempre, isang two-time din, no? Na parehong two-time din. Pero eto. Uy. Boom. Tiny and Templar pa rin sa liquid dito, mga kaibigan. Hindi sila nag-iba rito. Kumbaga, gumagana naman. Stick to what they know sila dito. Gumagana naman, eh. Bakit namin iibahin? At ayan, oh. Sa kanya Elder Titan, no? 8 max skills, 36 max GPM naman para sa kanyang Grimstroke dito sa TI9 for no tail. Uy. Pero nabigay OG dun, ha? Panalo na sila. Ah, nakambak na sila. Nakambakan pa ulit. Nakambakan pa ulit. Liquid. Ay, di, OG ako! Nalilito na ako rin, ha. Invoker ban for Team Liquid. Will we expect a Meepo ban dito? Dapat. Ano ba mahirap sa Meepo? Bakit bang hirap niya talaga? Hindi. Ano lang na yan, eh. Tag ito, parang gamay na hero lang ni Kuya talaga yun. Saka depende pa rin nata talaga sa game. Doon sa game na yun, sobrang pasok yung Meepo. Hindi pa nila ni last ban. Lang pampigil, avalanche lang. Yung maganda pa doon, may kasama pang Tidehunter, no? Pagka SS yung Tidehunter, wrecked agad yung Meepo. Alam mo na na papatay yung Meepo at may papatay talaga ng papatay. At eto, fourth ban naman dito ng OG. Pa 3-1 siya sa Meepo niya. Siyempre 6-1 naman sa Templar Assassin. 2-0 sa Alchemist. Mm-hmm. Ang tanong dito, sino magti-TA ngayon sa Liquid? Kasi dalawa silang gumagamit. Depende. Yun ang maganda dyan, no? Baka gawin nila ulit yung kanina. Pipick ng hero para kay Wiha. Pero nag-ban dito yung Liquid ng ano? Invoker saka Darkseer. Second phase ban for OG. Di ba nila ibaban yung Meepo dito? Gusto ata nila mag-void, ha? Hindi. Panel. Kala ko talo na kanina, eh. Lungkot ka na. Medyo kumagano na. Uy, tara, panel na. Panel na. Pag-upo niya, kumambak yung liquid ulit. Gusto mo pa ipa-series, no? Ipa-series na lang. Parang walang isang minuto yun, nakakambak yung liquid kanina, no? Nilakad mo mula doon hanggang dito, hanggang makaupo ka. 20 seconds ka lang binasag yung ano, apat na yung tore. Fourth tower. At ito, Kuroki, napapaisip din dito, mga kaibigan. May chain pa ba? Hindi, pinanay yung chain. Shadow Demon. Pwede iban dito ng ano? Ember yung binat. Hindi, Meepo ban, tapos Ember Spirit pick. Respect ban na sa Meepo. Ayan. Ano nga, Ember Spirit niya. So, ana na yan, Ember Spirit. Ay, baka mag-Magnus na to, fourth pick. Ay, palaban. Wala, hindi nila makukuha yan, Magnus. Wala. O kaya, first yung pang-combo sa kanila yan, eh, against OG. O kaya, yung pang-combo nila dito sa may Grimstroke. Wala pa silang pang-combo rin sa Grimstroke, eh. Warlock, maganda Warlock. Pwede. Pero nung si Jerax yung gumamit ng Grimstroke, hindi naging masyado maganda sa OG. Oo, wag yan. Pangit sa ano yan? Alam mo yan. Pangit sa 4 yan. Maganda yan sa 5, no? No tail dapat. Oo, no tail. Kasi yun lang naman talaga yung role mo. Bitaw mo lang yung mga skill mo, okay na, eh. Tapos magka-4 tiny na lang sila. Pwede, oo. Dahil dalawa rin Ember Picker dito sa OG. Ang maganda rito sa OG, na-counter nila yung Templar sa gitna. With his Ember Spirit, di ba? Yan yung kahinaan ng Templar Assassin yan, eh.
Kaso, pag si Wiha yung nag-Temple Assassin, parang walang kahinaan eh. Oscar na, Oscar na, di ba? Natural counter niya rin Oscar na talo nga nila yung LGD kanina. Oo, game 3. Talagang medyo malupit nga sila dyan. Yun, na, Shadow Shaman. Shadow Shaman. Or Medu. Medyo i-delay nyo nga yung in-game natin para ano. Para makita. Shadow Shaman nga mga kaibigan. Yun. Ah, the disable, no? Panghuli nila. Omni Knight. Nag-Omni yung OG. Oo, hindi man sila Empower Lords. Meron silang Sustain. Sustain. Guardian Angel. Palagay mo, preparation to para talaga sa Void? Kasi kapag yung offlane mo, hindi ganun ka-initiator, di ba? Magbabank ka talaga sa carry mo na may initiate. Okay. Eh, sila mag-Void. Medyo pangit, wala silang follow-up. Kung sa kalaban yung Liquid yung mag-avoid naman pwede, dito. Maganda. Maganda naman yung counter dito ng ano ng OG, no. Meron silang Guardian. So kapag nag-void sila, mapipilitan yung tiny na mag-farm ng agad ng scepter. Hindi siya yung ano eh, 4 kasi yan eh. Oo, 4 yung tiny. 4 yung tiny rate eh. Mahirapan din siya mag-agad ng sibig. Hindi siya ganoon kabilis makapag-ags. Ano? Tama din. Boom. So, ito port pick ng Liquid. Life Stealer sila, narinig lang natin. Napaiba yung mukha ni Seb dito ha. Parang ayoko ng ano, mag-OG talaga eh. Napilitan lang tayo mag-OG. Wala ka ng kalaban ko, Liquid. Oo, wala. Pwede bang solo muna? Di pa naman nag-i-start eh. Sabi ko first time kills na lang eh. Nakasanay yung problema dito eh. Parang ang hirap kasi lumaban dito sa main Liquid oh. Pero dalawang physical yan, yun yung problema nila. Nullfire lang naman kayo nakanenta eh. Dalawang physical yan, yun nga. Eh kung may nullfire na yung dalawa. Eh kung makakapag nullfire, yun ang talong. Parang palakas loob ko ba yun. De, pero ang ganda kasi nung pick talaga ng Liquid. Ano yan eh, kumbaga yan na yung mga heroes talaga nila eh. Pa-winning lineup na, parang ganun. Oo. And the OG, hindi pa natin ito nakikita yung mga 4 na tiny. Ah, hindi, pwede na, 4 na tiny ni Jerax. Nakita naman natin yan. Pero hindi kasi yan yung katulad ng mga Earthshaker niya, di ba? Earth Spirit. Para kasi pag binigyan mo si Ana ng Ember, ang ano eh. Pero, hindi kaya magbuhat. Oo, oh, yun yun eh. Nang walang Magnus. Depende, pwede sana ibigay nila to kay Topson, no? Or baka mag-meet tiny ni Senarito, carry na Ember. Oo. And then yung 4 ni Jerax yung hinihintay. Ganun ba? Depende. Possible. Last pick naman yung ano eh, yung OG eh. Pero feeling ko ano, ayun binanyo. Hanap sila ng ano dito eh. Ben, pak yung binan. Pak yung binan. So baka mag-lina sila? Lina? Lina mid? Lina 4? Pwede, no? Para lang may follow-up din sa may ano? Sa Grimstroke? Grimstroke. Kasi wala pa makikinig. Di pa nila mapapakinabangan yung Grim so far, eh. Tsaka mahirapan sila mag-burst ng hero. Walang katulong yun. Ako, Enigma! Enigma? Enigma? Liquid? Liquid. Enigma, Liquid. Slark last ban dito yung Liquid and Enigma last pick. Paano tatalunin to sa teamfight? Naku, pumapalakpak. Tanungin nga natin yung mga tropa. High grounds, magingay! Let's go! Silencer, carry. Yeah, silencer, Orbe. Silencer, 4, 5. Pero parang ang sick na, baseball na lang. Parang may ano. Monkey King! Topson. Topson, Monkey King sila dito mga kaibigan. And eto na. Yung yan. Ating lineup. The game 2 is on, the draft is in. Tatanungin natin yung ating panel, Rain. Palagay mo, who will take game 2? Liquid. Maganda yung pick dito ng Liquid. Magagaling yung kanilang player, OG tayo. OG. Ikaw, Abad, Liquid ka syempre. Kasi naka-Liquid ka eh, di ba? Na-Liquid. So, dalawang Liquid, syempre, at isang OG dito sa ating panel. Makikabang muna tayo. Oo, at syempre, at sasabayan tayo sa kabanya ng ating mga casters, Trike and Kimo. Take it away. Okay, hello sa lahat ng viewers natin online and on-site. Game 2. Sobrang ganda nung game 1 kanina. Kimo, nirekta yung 1K ko. Oo nga eh. Ano yun eh? Ayun yung tinatawag na comeback after comeback eh. Di ba? Oo nga eh. Pero sabi mo nga kanina, di ba? Dapat panalo na talaga yung Liquid. Explain mo nga yung thoughts mo kanina. Kanina kasi parang feeling ko sobrang outdrop talaga ng... Sobrang outdrop ng OG doon.
nakita niyo naman talaga, 'di ba? Mismo early game to mid game parang dominated talaga nila yung game. Kaso parang na-cover extend lang sila kaya naka-comeback din yung OG eh. Pero yung huling moment na kung saan may chance pa dapat mag-buyback si Ana, sa tingin mo may factor pa ba 'yun? Wala na, hindi na talaga nakita mo naman ang bilis din nabasag ng throne eh. Oo nga. Tapos eh, ang dami pang HP nung kalaban. Yun, yun ang take ni Gimo doon. Anyway, that's game 1. That's in the books ngayon. Let's proceed to game 2 between OG and Liquid. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dito. Pakilala muna natin para sa magkabilang komponan, Gimo. Ayan, para sa Liquid, you have Miracle ang gagamit ng Lifestealer, Mind Control, Levy, si Kuroki ang Rasta, GH with the Enigma, at si Wiha ang gagamit ng TA. Sa kabila kayo, mapakilala mo, pare. Sa side naman ng OG, itong Grimstroke, si No-Tail, Ana sa Ember Spirit, Jerax sa Tiny, at si Seb sa Omni-Knight, and then si Topson sa Monkey King. What do you think about the last pick na ano? Sa last pick na Monkey King? Kasi tingin ko, okay naman siya. Kasi kailangan talaga rin ng, kailangan ng hitter ng OG eh. Kaso ang iniisip ko lang, parang ang hirap naman mag-Monkey King ata dyan sa ganyang lineup. Yung Tidehunter, Shaman. Tapos may Enigma pa. Parang kahit anong i-item mo, may dudurog sa'yo eh. Oh, pero ito si Seb, mukhang mapipwestuhan dito. And si Miracle, umpisa pa lang, bakbaka na agad. Hinahabol siya dito, pero kakayanin kaya patayin to? Hindi. Parang buhay eh. Natakot kaya ako eh, nung natos, parang sabi ko, uy, nag-infest pala tong Nikes. Infest yung first skill, yung una niya nilagyang skill, kaya parang baka mamatay. Yung Grimstroke siguro, hindi rin masyado fist, malapit. Fist yung kinuha niya. Well, ako talaga, hindi talaga ako pumupusta eh. Kaya lang, grabe peer pressure dito sa high grounds eh. Matindi mga bakbakan dito. Ito pala yung Adza B game. Ayan. Uy, Liquid pa rin. Nagdikit na. Isipin mo, no, galing kang lower bracket, tas ganun yung performance yung ginawa mo. Ibang klase rin talaga tong Liquid. Bibigyan kita ng magandang insight dyan. Kasi naaalala ko nung TI7, nandun ako eh. Nandun mismo rin ako sa Shuttle. Six. Ganyang, TI7 yung TI7. Ah, seven. Nandun ako, ganyan-ganyan din yung run ng Liquid nung nag-champion sila na yan. Kaya Liquid ako ngayon eh. Itong final, nag-Liquid ako eh. Kaya ako, ganyan-ganyan talaga yung run eh, nung nag-champion sila. Ano sa ba sa tingin mo meron sa lower bracket pag doon ka nang galing papunta? Parang meron bang certain momentum or ano sa tingin mo? May momentum talaga kasi nakita mo naman, di ba? Parang kasing kung galing ka ng upper bracket, magwe-waiting ka eh. Magiging waiting ka sa finals eh. Kung galing ka lower bracket, tuloy-tuloy yung momentum. Parang nagiinit ka, ganun. Parang makina ka lang yan eh. Uy, ito. Anyway, dito sa taas, si Notel, delikado. Pero mukhang mabubuhay siya. Pero si Mind Control, pwedeng mapatay dito! First blood. And the first blood goes to OG. Pero tamang ano lang yan eh. Tamang nag-ready sila eh. Ang ganda nung pagka-comeback nito ni Ember Spirit doon. Nakita mo naman, parang first bet na talaga si Grimstroke eh. Oh, pero sila, oy, pero ito, the toss back on Miracle. Sabi mo nga, no, malakas yung lane na ano, na Ember Grim. Oh, Ember Grim. Bakit? Yung third skill kasi ni Ember, di ba? Tapos sasamahan mo mamaya anong Inkswell. Yung ganung combo, sobrang daya nun eh. Nakita mo naman yung lineup ng Liquid. Yung Tidehunter, more on physical lang yan eh. Kahit sabihin mong lagyan niya yung gash, hindi naman yan yung character na imamax mo yung gash eh. Wala silang pantanggal mamaya nung flame guard. Yun yung magiging problema nila doon. Wala silang pang deal sa flame guard. Habang sa gitna naman, Topson, Monkey King against TA, sino lamang dito kayo? Para sa akin, TA yan eh. Mas mabilis mag-farm si TA dyan eh. Pero nakita mo naman yung CS nila. Pantayan lang. Pa yung MK. Sa early talaga. Kasi, syempre, melee pa yung TA eh. Oo. Tsaka mamaya naman, in terms itong gagawin, yung MK, alam natin, magro-rotate yan. Samantalang itong TA, magpa-farm pa ng mga camp, magpa-farm ng ancient, diba? Pero kung ikaw yung ano, yung OG, sa tingin mo, bakit hindi nila binaban pa yung TA kahit na tuloy-tuloy yung panalo nitong TA for Liquid? Hindi, kasi nila, ang galing nung ginagawa ng ano, para sa akin ha, psycho kasi yung ginagawa nitong Liquid. Sa totoo lang, yung kanina, hindi naman nila hinipick yung TA eh. Diba? Parang siguro iniisip ng OG, mababan pa natin to next phase. Kaso ang ginagawa bigla ng Liquid, kada second game, biglang mag-hydrop ng TA. So hindi nila ina-expect na ganun. Kumbaga nilalaro nila kung kailan nila kinukuha yung mga heroes. Kasi doon rin bumapasok yung nagkakaroon talaga ng meta inside a series, no? Oo. Kung saan yung TA hindi pinarioritize kanina ng Liquid, pero ngayon biglang pinarioritize nila. And if matalo sila dito, siguro magiging malaking kwento talaga yung TA sa buong seri na to. Ang pinagtataka ko lang dyan sa TA, syempre, di ba, ang aga na nga pinipick ng mga core eh. Kaso yung mga team, hindi pa rin kinukontra eh, di ba? Oo. Kung nasa Southeast Asia game tayo, alam natin, kukontrahin yan eh. Ayoko muna mag-pick, ilast pick mo yung hero ko kasi kukontrahin ako eh. Oo, pero yun dito, parang confident sila na ilabas yung kanika nilang mga cores. Dahil, ewan ko lang, baka ganun lang talaga yung playstyle ng West, no?
di rin natin sila mag-gets eh. Pag naririnig ko yung mga casters, pag ina-explain nila yung playstyle ng Southeast Asia, hindi nila gets eh. Hindi nila gets. So tayo, hindi rin natin gets yung ano, paano maglaro yung ano, mga tiga-West. Pero anyway, si Ana, medyo lugi dito sa taas. 9-3 lang yung CS siya compared to 15-3 ng ano, Tide. Kumamatay siya dyan. Mystic. Grabe naman, napakalakas ng loob ni Ana doon dahil may stick siya. Pero mind control delikado, pwede siyang mamatay dito. Kaya yatang patay ni Nautil ito mag-isa, no? Pagkati naman ang first kill, meron pa siyang yung smoke paint eh. Pero sa baba, Kuroki, makakatakbo. Balik sa taas, pero hindi natama. Ay, oo nga pala kasi pipush yung shaman dito. Kanina, kasama niya lang si Tidehunter, diba? Kasi may enigma sila eh. Sino, eh, kaso ngayon, parang feeling nila kailangan na ng tulong dito ni Lifestealer. Napalipat na siya dun sa baba. Eh, hindi naman kasi talaga pwedeng mabehind yung LS. Mahihirapan sila kung mabebehind yan. And that's why, pinadala na dun si Rasta para tulungan siya. Pero anyway, rotation sa gitna. Eto na po si GH with a stun. Pero eto, papalagyata si Topson, pero ang problema, mamamatay siya sa kamay ni Wiha. Sayang, hindi niya nakas yung ano dun, yung first kill niya. Grabe yung lineup, grabe rin kasi talaga yung, hindi, grabe rin yung timing eh. Nakababa kasi masyado yung clip, so syempre binubuli siya ni, binubuli siya nitong MK, kaso nandun pala yung Enigma. Isa sa mga pinaka naging underrated na hero dito sa buong playoffs, etong Enigma, no? Oh. Nung group stage, nakita natin, ang daming gumamit nito. Pero pagdating dito sa playoffs, hindi lumabas. Ngayon lang siya lumabas. Nakakagulat para sa akin, pero tingin mo, ba't ganun? Ang ganda eh. Nung nakita ko yung lineup din nung kabila, parang, imaginein mo yung Liquid, kasi di ba high drop, Tidehunter sila. Isipin mo yung game, parang kapag ka nagka-inigma pa yan, ang hirap na eh. Kung oo, OG. Kasi dalawa yung didilan mo na sobrang laking AOE, dami, AOE control eh. Nasa isip pa nga natin, di ba, baka pwede pa yung mag-silencer yung OG, kaso wala silang damage. Oo, pag pinili na nila yon, okay lang, pero ang problema naman, wala na silang lane na no. Mahina nila sa lane nun pag ganun. Parang wala silang carry nun. Pero ito si Topson, pumapalag against Wiha. Yung rotation ni GH kanina yung nagpalamang dito kay Wiha, pero no counter rotation coming out from OG para tulungan si Topson sa gitna. Hindi rin kasi maka, hindi rin maka-check tong Tiny. Hindi niya pwedeng mag-gank yung mid kasi kita mo yung ginagawa ng support. Yung Enigma sa bottom siya naglaro kasi kailangan maprotektahan niya rin yung TA. So hindi tuloy maka-rotate-rotate yung Tiny doon. Doon lang naman possible pwedeng manggaling yung gank niya. Itong Grimmslock yung pwedeng tumulong kasi hindi niya muna maiwanan yung Ember. Kasi niya pala mang Ember. Okay, at this point, eto na yung sinasabi mo. Mukhang tutulong na nga yung Grimstroke. Wala pang rotation sa kabila, pero wala siyang sentry. May sentry pa siya? Meron, may sentry sila, naka-advance. Okay, pero ito. Uy! Sala! Hindi tumama, pero Jerax nandun para saluhin yung pagkakamali ni Topson at makakapatay sila ng isa. 2-1 is a score, habang sa baba naman si Seb kinugo. Pero mukhang okay lang para kay Seb. Wala pa rin gag sa state na yan kasi wala pa rin talagang gagalo kay Omninite eh. Isang heavenly grace na lang, okay. Kahit normal-normalin nyo ako, okay lang. Grabe yung rotation na ginawa ng OG doon. No? Hindi lang isa, dalawa yung nag-rotate. Pero Jerax, hahabol yata kay Kuroki dito, naka-haze siya. Patay ata siya. Oo, pwede niyang iba to. Ito, tingnan natin kung anong OI. Pero ito, the shackles. Enough ba? Patay. Ay, buhay! May haze pa siya, buti naman. Miracle, hahabol dito. Pero biglang nawala yung haze. At si Miracle makakapatay kay Jerax. Medyo nasobrahan yata si Jerax doon. Meanwhile, namatay din itong Tidehunter dito sa top. Hindi natin napanood yung kung paano nila ginom. Oo, at medyo nasobrahan ng suka si, ano, si Jerax sa baba. Hindi, feeling niya kasi patay na talaga. Yung sarap-sarap naman talaga ng buli ni Shaman kung makikita mo eh. Pero sakto rin yung timing ng shackles eh. Kung hindi niya shinackles ng ganun, hindi nakatira yung tore ng marami. At yun, nagresulta yun sa kill kay Miracle. Parang ang lumabas pa dun, parang siya pa yung nagank. Para patuloy nagbigay pa siya. Uy, may ulti para siya nagbigay ng kill. Uy, may ulti naman to, kaya makakataka siya. Pero at this point, para sa akin, sa takbo ng larong to, lamang na lamang ang Liquid. Oo, kasi pag nakita mo, tingnan mo yung Enigma, siya pa yung pinakamataas na CS dito sa side ng Liquid. Yung pagja-jungle niya, ibig sabihin hindi na-interrupt. Kahit nakita naman natin yan, no? top 3 network tong OG. Pero pag nagtuloy-tuloy na, naka-farm pa rin yung apat na hero ng Liquid dito. Hindi pa bursa kanila yan, ha? Ngayon lang, mukhang okay. Siyempre, maganda yung laning nila eh. Malakas yung mga hero nila, yung pacing nung lane. Kaso, pag nagtuloy-tuloy din na nakaka-farm tong kalaban, parang hindi sulit. Oo, kasi ang mahirap kasi dyan, once mag-online na yung Ravage, meron ka pang black hole, yung tuloy-tuloy na pagsasama nila, hindi mo kakayanin. LS pa naman yung carry nila tsaka TA. Mabilis mag-online yan eh. Para kasing pag inisip mo yung lineup ng Liquid mamaya, pag nagsama-sama silang lima, kahit magkamali yung Ravage, may black hole pa. Kung magkamali yung black hole, may Ravage. Oo, kumbaga, may sasalo eh. May sasalo sa scenario. Habang sa kabila naman, wala silang big ulti na hinihintay.
ang kailangan naman nilang gawin yan, tuloy-tuloy yung skirmishes, yung maliliit na mga laban kailangan magawa nila. Yan yung maganda sa lineup ng Koji kasi kahit papaano eh yung mga hero kailangan pumalag lang ng pumalag eh. Anytime game time yan, kumbaga walang iniintay na cooldown yan. So depende na lang kung paano nila gagamitin yung lineup na meron sila pareho, pero ito No-Tail, hindi niya alam na nandun si GH for the rotation. Nako po, ito pa si Kuroki, patay yata si No-Tail dito. Na black hole pa silang dalawa. At nako po, Ana mukhang mamamatay din dito. Hoy, mabubuhay ba? Ana! Grabe yung max na slide niya doon. Ana escapes that one dahil sa max slide. Pero ang ganda rin ng avalanche doon. Hindi, nangyari na nga lahat ng timing eh. May wards kasi dito sa taas yung liquid eh. So nakita talaga nila yung si No-Tail doon. Pero nakita mo naman, di ba, parang patay na eh. Hindi na rin ganun kasama yun, Kimo. I mean, nag-commit ng BH, namatayan kayo ng support, pero nabuhay naman yung Ember nyo. Pwede na, pwede panalo na. Panalo na rin yun, panalo ka na rin doon. Oh, pero ito si Seb, wala siyang mana dito ha, pero meron siyang soul ring. So nakikipagkulitan lang talaga si Miracle against Seb. Committed ah. Naaway siya eh. Seb! Alam natin, si Ana, yan yung ginamit niyang pang-champion noong nakaraang taon. Oo. Isa sa mga pinaka-signature hero ni Ana, that Ember Spirit safe lane. One of the few players na gumagamit ng safe lane Ember. Pero yung scenario kasi nung last year niya, may Magnus yun eh. Ngayon, wala eh. Oo nga eh, no? Wala kang Magnus na trope eh. So, tingnan natin kung paano bubuhatin ni Ana to kanina. Pero ito, papasok si Ana. Going for Kuroki, pero nandun yung Shackle. Oy, si GH magtitipi pa. The slight is there. Makakapatay siya ng isa. Ahabol dito, Kimo. Sentor, si GH! Sentor. Naku po, nastampa nga. Buhay pa rin si GH dito, pero si Thompson umahabol. Makakapatay siya ng isa. Si Weehan na yata yung susunod. OG, on the offensive dito. Seb, umahabol dito. Hindi data siya. Naipit pa nga, at eto wala na yung unggoy. Wala silang detection. Ha? Walang detection! Walang detection at makakatakbo ba nga si Weeha? Miracle against 3. The standby center. Delikado si Ana pero nandun yung slide. Tatakbo si Miracle. Ang haba na ng teamfight na to. Naku po. Nabuhay na rin nung Enigma dito ha. Matutulungan ba nila to si Miracle? Mukhang hindi na nila matutulungan. At mamamatay at tamang palakpak lang para sa mga fans ng OG. Masyado ata silang napa-overextend doon. Hindi nila in-expect yung capability ng Heavenly Grace. Oo nga. At ito, umahabol pa rin sila. Pero si GH nagbabalik. May Ravage. Tatlo yung tinamaan. Na-overextend yata yung OG dito. Pero hindi. Mamamatay. Dito yung isa. Mangkiking yung mamamatay dito. Grabe naman. Ang lakas naman ng loob ng OG. Babalag pa nga. Naku po. Mind control delikado. Mamamatay siya dito. Si Ana nasa ilalim. Nakikipag 1v1 kay Kuroki. Pero Ana goes down. Pero ito inahabol pa nilang si Omni Knight. Mukhang drawing dead din to. Sobrang asim nila dun. Grabe. 5 ang patay sa side ng OG doon. Na sobrahan na rin. Sa ano, overextend yun, hey, kulang na sila ng status dun eh. Feeling ko talagang checkmate sila nung lumapit na yung Tide eh. Oo nga eh. Alam mo yung packet yung Tide na meron siyang Ravage. Alam mo na medyo, oh no, parang ganun eh. Nagsimula kasi yung error. Okay naman tingin ko makaback sila eh. Kaso nakita kasi nung Tide Hunter yung talon ni MK dun sa puno. Tapos na-break niya eh. Na-commit tuloy yung OG na, uy, tulungan natin. Nagdikit-dikit na sila. So nakita mo naman, tatlo yung na-ravage dun, di ba? Ang nangyayari dito, overcommitment on the side of OG. Hindi na yata nila kinailangang i-take yung fight na yun. Dati na lang nila tinik. And because of that, naubos sila. Pero OG being OG, continuous aggression pa rin kahit natalo sila sa isang teamfight. Hindi, kailangan talaga nilang ituloy. Hindi worth it yung lineup nila kung hindi sila lalaban. Eh. Kaso ang magandang nangyayari sa Liquid, nagiging salitan yung skill. Tama, ito na nga. May black hole pa to. Can connect on 3. Tingnan natin kung bibitaw niya. Mukhang hindi yata. GH hindi naabot. Ayun talaga yung combo. Sinasabi ko siya yung Flame Guard plus Inkswell, sobrang ano nun, sobrang OP eh. Kumbaga, titintahan ka muna bago ka po yan. At alam mo, sa totoo lang, yung ginagawa ng OG na to, ito yung kailangan nilang gawin eh. Oh. Yung tempo, kailangan sobrang bilis, walang antay ng cooldown, tuloy-tuloy na gera. Yan ang kailangan gawin commitment ng OG. Hindi kasi sila pwedeng umistop eh. Kasi pag inisip mo na farm game lang, matatalo talaga sila pag nag-endgame. Kasi Tidehunter plus Enigma tong lineup ng kabila eh. Oh, ang taas ng control masyado. And if you're OG, you have to continuously and relentlessly engage. Kaso kasi na, ang masama na dedep nga sila, may salitang skill talaga eh. Oo nga eh. Ang kulit din ng Liquid, sa totoo lang eh. Sila rin talaga yung nag-initiate. Bakit? Meron kaming mga big ultis. Sige, lumaban lang kayo. Yun yung pinakamaganda na ginawa nila sa ano.
Oy guys, sa kabila naman ako nakaano ngayon. Sa likod ka na rin. Sa likod na, sa likod tayo ngayon. Pero anyway, umahabol sila. Ito na si Thompson. Napakaganda naman ng bitawan dito. Pero si Miracle tumatakbo. Oop, tumatalon si Thompson. Pero ito mukhang hindi nila mahahabol. And Miracle makakatakbo at this point. Nailang siya, pero hindi na nila mahabutan, sir. Meanwhile, si Enigma, may black hole pa to. Ito na yung big ulti na sinasabi mo. Kasi pwesto ng OG. Pero pwede nilang ma-black hole to. Pero mamamatay si GH. Grabe yung aggression na pinapakita ng OG. Hoy! Hindi nyo base yan! Easy lang! Pero mukhang mamamatay pa rin. Dinadabay lang nila ng dinadabay to. Hindi kasi maganda yung position ng Liquid dun eh. Nung nakita ko yung Ember na nandun na sa likod. Uy! Napakaswerte! May nakita pa sila na TA dun. And Weeha in trouble. Mukhang mamamatay rin siya. Mix entry. Magandang malinis naman yung intention ni Weeha dun eh. Kaso may sentry pala. Alam mo yung parang naglalakad ka, bigla ka nakapulot ng 1,000. Oh. What a play para kay Thompson! Pero ang inaano ko lang, ang parang naiisip ko, yung lineup ata ng OG, ayan yung lineup daw ang hirap mag-rush, no? Oo. Oh. Yung parang dapat talaga ituloy-tuloy na lang nila na pumatay sila ng pumatay. Pero imaginein mo kung hindi ano Enigma yung kinuha nila. At least nga Enigma kinuha nila eh. Kumbaga kaya nilang makipag-deal sa ganitong teamfight. Pero ito na naman. Grabe yung OG. Walang pahinga. Galawang walang pahinga. Pinepressure nila naman, pinepressure itong si Miracle din eh. Ayaw nilang ma-pre-farm eh. Ito po ang walang pahinga lineup. Hindi talaga nila pinapahinga dito yung Liquid. Sa pop game nga, naiinis din ako. Kapag kami nakalaro ako ng MK na nagbabattle Fury, yung farm. Oo. Mga cancer yun eh. Kumbaga dapat talaga teamfight ng teamfight. Ito si Jerax sa taas against Mind Control. Si Thompson nandito. Ito na yung sinasabi ko. The tossback dineliver ni Jerax dito si Mind Control. Umahabol sila. Thompson bumabanat. Masyadong masakit. Mind Control trying to negate the damage. Nandito si Kuroki sa likod pero wala nang magagawa. Mukhang masyadong, yung feeling ko, yung OG, kanina pa sila nagpapabaya sa mga posisyon ng bawat hero nila. Oo. Ang ginagawa talaga, sabi ko nga sa inyo, the walang pahinga strategy from OG. Oo, meron kayong big ultis, pero hindi namin kayo titigilan. Sa state kasi nung laban ngayon, sobrang early game pa para parang magsama-sama yung lineup ng Liquid. Kailangan magka-item pa muna yung mga core nila eh, para magsama-sama sila, magamit yung mga ultis eh. Kumbaga sa basketball, puro pass break ginagawa ng OG. Oo nga eh. Na-stun dito. Pero bago nga pala ang lahat, may shoutout lang. Minessage nga pala ako nung asawa ko. Shoutout sa'yo and I miss you and I love you na. Ayun! Ganun yung mga tunay na loyal. Dapat itadamay mo. Si Bem Katada nga pala yun. Shoutout. Ayun. Ngayon ko lang narinig si Kimo na bumati sa asawa niya sa pagkakas. Hindi poser yun ha. Baka isipin yung poser ko na naman yun. Baka yung poser ko na naman yun. Well, anyway, dito sa taas, tatalo na si Thompson. Eto na yung encuentro pero na-hex. Yun yung problema. The black hole on one. Si Semtar sa gilid. Kinomit yung Guardian Angel and another Ravage. Grabe naman yung commitment nila kay Thompson. Si Miracle nandito na. Si Thompson delikado. Nandun yung heal. Ana comes in. Going for the team fight dito. Pero ang problema, dalawang ultis ng Liquid wala na. Eto na po, Mind Control. Oop, atras yata sila dito. Grabe yung commitment ng Liquid doon. Nakita mo, hindi sila nag-hesitate gamitin yung tatlong big spells nila. Oh. Oo nga, 3 big spells binitaw kay Monkey King. At sulit pa rin para sa akin. Ang question lang, paano nila te-take yung susunod na teamfight? Oo, kasi tingin ko, ipo-force na naman ang OG yan, laban yan. Ito na nga yung sinasabi natin, the relentless aggression coming out from OG. Siguro pagka ganyan, mag-ano ka na lang eh. Balik ano na lang muna kayo, balik depth or bigay tore. Di ba? Oo nga eh. Alam mo yung parang, kung ikaw yung ano, yung OG, yung ano, Liquid dito, parang napakahirap nung laro eh, parang tuloy-tuloy yung gera. Pero once ma-survive mo to, lamang na kayo. Oo. Kapag ka na, feeling ko, pagka na-defend nila yan, na-drag nila yung game na umabot ng mga 50 minutes, 40 to 50 minutes siguro, no? Oo, oh, ito na daw. They're going for mind control. At yun yung sinasabi natin. Pag walang ulti, yare. Pero si Ana, mukhang hindi nila mahuhuli to. Pero nakita mo yung ano, nakita mo tong Liquid, nahihirapan sobra si mind control dito. Kasi yung lane niya talaga yung pabigay eh. Pero ang maganda lang, kahit pa paano, yung Enigma, nagkaka-item naman, nagkaka-pera. Oh, pero ito, Deso is now up on Weeha. Malaking factor ba to? Pero Maelstrom naman para kay Ember. Eto na naman yung opensa
sentry after sentry, hindi nila gustong makita kung nasan sila. At ayan yung aggression na pinapakita ngayon ng OG. Papasok na sila. Slide on one. Si Wiha Delicado. Napakagandang pasok pero ang problema, makakatakbo ba yata, pero Wiha goes down. Grabe yung aggression. On to the next target. Ito na. Si Kuroki yung gusto nila. Thompson bababa. Pero ito, Kuroki tumatakbo. Yung Enigma, nakikita mo, mapapatakbo na lang doon. Kinakalat din nila talaga sobra masyado yung sentry para dun din sa trap. At saka, yan na nga yung sinasabi mong problema. Paano nila ititake yung next na laban? Oo, yung next fight kasi yung problem. I mean, every time na merong big spells yung Liquid, nakakatakot sila. Oo. Pero once cooldown yan, medyo parang go signal yun para sa OG para maging aggressive. Parang yun yung pinaka moment para lumaban lang ng lumaban yung OG na hindi sila mapipigilan eh. Oo nga, alam mo yung parang kahit yung crowd sa high grounds, wala nang chance sumigaw sa sobrang tuloy-tuloy ng ano ng gera eh. Oh, wala wala eh. Naano na sila kanina eh. Sobrang intense ng laban na to. Sabagay, nakapusta pa naman ako sa Liquid dyan. Pero ate na lang yun. Ate na lang yun. Pero eto na naman. Naka-domol damage na naman si Ana. Susugod pa siya dito pero kayang umalis lang ni Miracle. Napilitan na nga siyang mag-ano eh. Napilitan ng mag-armlet tong si Miracle oh. Kanina, naka-ano to ha. Yung Radiance siya kanina. Hindi, kasi talaga kailangan nilang lumaban, kailangan din nilang pumalag eh. Hindi naman din pwedeng puro bigay na lang ng kill, alam mo yun? Oo nga eh. Pero, I mean, at the end of the day, kahit pag samasamahin mo yung gera na yan, 17-10, 7 kills behind lang naman. Tsaka 3 kill gold lang. Yun ang importante doon. Natin sinigaw palaki. Oy, pero may trap dyan. Kita sila. Walang may sentry. Nako, lalaban dito. Ano, pa-cooldown na rin yung black hole nito. Trike ha? Oo nga. Ravage, eh. Pwedeng ikuha to ng Liquid. This might be the turnaround fight na iniintay nila. Pinapadala na yung mga rallyista sa kanan. Pero ito, ayan na. Hop. Uy, unto a smoke. Uy, mukhang bait yun. Uy, bait lang pala. Pero nakapag-rage si Miracle at napakagandang out. Ayun na yung mga big ultis. Paparating na yung dalawang nuclear weapon sa likod. Aabot pa sila. Pero ang problema, si Miracle matatarget na. Pwede siya mamatay dito. Ito na yung sinasabi ko. The Ravage, na sana stun pa nga. Nabitaw! Na-silence mo si Mind Control! Hindi niya mabibitaw to. Si Thompson umuopensa. Mapapatras yata yung Liquid dito. Pero si Wiha, nagpatan, nadas, at mamamatay siya dito. Nahuli pa! Mind Control! Oh no! So, pinatalon! Pinatalon si GH! Naku po! Namatay pa! Matay yung apat. Grabe! Grabe yung habol ng ano dun. Grabe naman si Jerax! Nakita mo yung decision ng ano? Nakita mo yung decision ng OG doon? Nung once na nakita nilang may trap na nga doon sa likod, nung nakita sila, walang hesitation. Lumabas agad sila ng Roshbi, tapos nag-smoke. Oo nga eh. Doon mo makikita yung highest level of maturity na pwede mong makita sa isang team. Hindi kasi ini-expect ng Liquid yun. Yung position nila nakita mo, sobrang scatter pa. Siguro kung yung time na ginogo yung lifestealer, nandun yung Enigma pati Tidehunter, hindi naman ganun yung senaryo eh. Kumbaga, alam nila na may dalawang malaking big ultis, hindi tayo lalaban sa pit. Dadali natin yung gera kung saan mas malayo. If 3 seconds ahead lang sigurong nandun yung Leviathan at saka yung Enigma, that could have been a different team fight. Ibang story nun eh. Kaso ngayon, ang laking ano nun ha, yung team fight na yun, sobrang laking factor nun para dito sa OG nun. Sabi nga ni ano, alam nyo naman, sabi sa Art of War, di ba, pipili ka dapat ng lalabanan mong gera. At yung gera na yun, medyo nautakan doon ng OG yung Liquid. Medyo one step ahead sila doon sa senaryo yun, gawa nung smoke nila. And what an exciting game this has been so far. Ngayon lang, nagpahinga yung magkabilang koponan. Si Alo, medyo iba yung swerte ni Alo kanina. Oo. Sa Liquid siya, ngayon sa OG naman siya. At parehong lamang. Oo nga, mong grabe yung pagkakabalimbing mo doon, no? Iba ka? Kumbaga, 19-0 na nga sa Civil War at 1-0 pa siya ngayon sa pilihan sa finals. Yeah, pero ito, tingnan natin, may nandiyan pa rin naman si Roshan eh. Sa totoo lang, yan naman talaga yung nagpapagulo ng Dota eh. Tama. Pero ang senaryo dito, dahil dun sa kanina pang talo ng talo itong Liquid sa Clash, nakikita mo yung network lead na ano, masyadong lumalaki. Masyadong na-advance eh. Okay, so ito, Tidehunter ngayon. Nandito sa taas at ito na naman. Pero may dalawang big ultis pa rin to. Pero the Radiance pick up on the Monkey King. Kaso, anong masasabi mo doon? Maganda yan, sobrang ganda ng Radiance pick up pagtutusin. Kasi nandiyan din yung TA eh. Diba? Ang yaman naman niya eh. Kung yung ibang MK yan, malamang bibili lang ng Maelstrom yan. Or baka mag-defusal, diba? Pero since sobrang yaman niya, ituloy ko na itong Radiance. Parang madradag din na kahit mag-endgame to. Alam ko mag-i-strobol ako ng sobra. Pero naku po, may mahuhuli na naman yata kita si Top. Kita na ba yun? Hindi niya yata kita.
Niya. Nakita niya. Nakaamoy yung goy, pero tingnan natin kung magugo ba niya. Mind control, i-go dito, pero nando na agad si Nautil and the engagement is there and instantly mapapatay agad ni Topson si Mind Control. Ang hirap sa totoo lang kasi kahit alam nating puro big ultist tong Liquid, ang mahirap kasi wala kasi silang item eh. Oh, yung Hunter, walang dagger. So paano niya ma-execute yung Ravage niya? Yung Enigma ganun din, wala pa rin siyang BKB. Eh yung diyan, ito yung resulta nung sobrang gulong early game na binitaw ng OG dito. Kita mo naman, sobrang parang naging support na lang dito si Mind Control eh. Parang naging support na siya oh. Kahit yung Tiny, mas mayaman na sa kanya. Oo nga eh. At high octane game at mahuhuli si Miracle. The toss is there and he goes down. Grabe yung pagkakaistan doon. Grabe yung huli ni Jerax doon, mga bes. Easy Dota ang sabi ni Alo dito sa may likod. Mukhang inabot dito yung Liquid. Hindi pa nakakahinga ang Liquid. Alam mo yung OG pare, yung sponsor nila Red Bull, para talaga silang limang naka Red Bull eh. Hype yun. Talagang hype na hype, sugod ng sugod. Hindi, kaso iniisip ko lang kung ano eh, kailangan yung execution nila talaga gumanda rin kasi mahirap mag-high ground din sa lineup ng Liquid ha. Oh, pero never underestimate. Nahuli na pero ito, Wia, mahuli dito. Wala silang detection. Wala silang detection. Kaso, uy, masusunog! Masusunog sa init! Naku po! Oh my God! Inano siya doon, ginisa siya doon. Namatay sa sunburn ng Radiance doon. Yung si Wiha. Sabi siya, effective yung Radiance. Oo oh, nga, no? Galit na galit, gusto manakit. And at this point, controlled naman ng OG ang laro. Mm-hmm. Nangangamoy 1-1, sabi ng mga viewers natin. Ay, kita siya doon sa wards. Naku po! MC! Ang sakit naman! Aray ko po! Ayun yung bagong item, no? Ayun yung bagong item ni MK. Kaya pala gold na lahat. Oo nga, no? Yung immortal item ni MK. Meron siya. Pero ito, nakita naman natin, sobrang grabe ng pressure yung ginagawa ng OG para dito sa side ng Liquid. Hindi na sila makalabas, eh. Kanina pang tingnan mo, si MC lang ng si MC yung lumalabas kasi may, since mahirap naman siya, sige, ikaw na lang mag-farm, pilitin mo magkadagat siguro, baka ganun yung nasa isip. Sabi yata ni Monkey King, para mag-regents na lang ako, para hindi na natin kailangan ng dust or di kaya ng detection. Yan din yung downside. Sunugin na lang yan. Yan din yung downside ng lineup nila talaga, try. Kasi masyadong ano yun eh, ulti-oriented na drop eh. Oo nga eh. Paano kung ganyan yung ginagawa? Pine-perfect game sila nitong ano eh. OG. Pero dito pumapasok, no, yung sinasabi ko na sobrang taas ng understanding ng mga teams ngayon. Kumbaga, alam nila yung power spike nung draft. Alam nilang Liquid na ang power spike nila yung big ultis. Habang yung OG naman, alam nila na kailangan nilang tuloy-tuloy yung gera para hindi sila makahinga. This time around, yung execution lang talaga ng OG pumasok. Kasi pag nakita mo, ultimo tong si Omni na ito. Siya yung pangatlo sa network. Mayaman pa siya sa life stealer. Oo nga. At Miracle, nahirapan talaga sa buong game na to. Eh, well, hindi naman din niya kasalanan. Yung composition ng lineup nila, papalag talaga. Pero ito, Jerax. Op. Op. Grabe yun ah. Hindi siya na damage yan eh. Oo nga eh. Makakatakbo yata dito. At what a play para kay Wiha doon. Hindi, sobrang swerte niya doon. Hindi lang nabarag agad nung avalanche yung... Yung refract. So, hindi tumama ng maayos, kumbaga. Pero ito, kita mo naman, after one gank, nakasmoke agad yung team ng OG dito. Ganun sila ka-aggressive kimo. Pero kita ata sila, may E-ward dun eh. Pero ito, mahuhuli ngayon si Captain Kuroki. And Ana gets the kill, mega kill. And Jerax, fight after fight, mind control na ko po. Ano ba itong pinasok ko? Pero ito, Wiha naman. Ito na naman yung sinasabi natin. The Radiance on data. Grabe. Wala talaga kasi silang pampalag dun sa ginagawa ang panggugo nitong OG. Walang yatong MP. Grabe. Alam mo nga pare, di ba? Ang OG, pag binaliktad mo, go. Oo. Kaya go sila ng go. Grabe eh. Hindi nila tinigilan eh. Ito rin. Ito nga, binabahayan na eh. Oh. Ayaw lang patipihin kasi bumabasa gata sila ng mid. Oy, pero don't look now ha. Naka-regents na. Saan ka pupunta? Yung wards sobrang effective. Kanina pa sobrang effective nung observer wards ng OG dyan. Op! 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 Huwag kang uwi! Binabackstab lang siya. Inaasar siya. Grabe! Jerax, oh! Walang uwi yan, sir. At si Mind Control mukhang sa base na nila. Sa base na ng OG uwi. Wala siyang TP cooldown. Uy! Hindi nyo base siya sa kabila! Pero mukhang wala na eh. Wala siyang magagawa dito. Eto na! Eto na yung backup! Eto na si Topson going for Mind Control. Pwede niyang ulti ito pero hindi na kailangan. Sa totoo lang, nagpapakamatay na siya eh. Kaya siya gumaganon eh.
wala kasi siyang magagawa kung uuwi pa siya, sine-escortan siya eh. Oo nga eh. Well, ganun talaga. Alam nyo na ngayon kung ba't may pambura ang lapi, sabi nga nila, di ba? Pero ito, ginogo sila ni Lifestealer at tapang ni Mirakel. Bagay, wala pa kasi talaga rin papalad sa rage niya eh. Pero mukhang ang nalalapit sa 1-1 tong game na to. Oo. And ito yung pinakamagaling sa OG talaga. Like, after patalo na isang game, they always know how to come back. And yung strategy na binitpit nila dito is the high-octane game. Fast break plays after fast break plays. Sobrang, iniisip ko nga parang ang pangit ng last pick MK. Pero as sa nakikita natin, pasok eh. Na-execute nila ng tama eh. Oo nga eh, pasok na pasok. Parang sobrang perfect nung galawan nila. Kaya na-maintain yung teamfight lagi eh. Oo. At yun na nga yung sinasabi ko eh. Mukhang kakain na lang. Ay nako, mukhang mapapakain na lang si Kuya Nikito sa likod. Napapakain na lang ng chocolate cake dito. Pero Regents na tong si Lifestealer ah. Oo. Uy, may BKB na si GH. Oh, nako, BKB na daw si GH. And this can actually turn the game around. Oh. Depende. Topson nasa harap. Inaaurahan na ni Kuya Nick ng chocolate cake to. Oh, pero nako po, tinamahan yung dalawa. Kasi oy, Ravage committed, pero nandun yung GA. Ay, the black hole on 2. Pero na-cancel! Na-cancel po yung black hole! At ako po, ubos yata sila dito! Si Rasta mamamatay! Grabe yung pasok ng Wukong's Command dun! Oo nga eh! And the buybacks are committed. Dalawa ang patay. Tatlo ang sugatan para sa side ng Liquid. Si Tomto na sa harap. Na-hex siya dito, pero ito dyan pasok si Jerax. Tossback, ito na! Walang special delivery! Isang imala! Patay! Pero hindi pa sila nakabasag dito. Uy, namatay si Ana sa likod. Grabe naman si Wihan, ang hit-up sa likod. Pero ito na yung OG. Counter go. Taso at nakakapatay dito. Mukhang maagang GG to. Mukhang lilipad yung pusta natin, Nico. At nako po, si Kuroki. Pinatukan. At mamamatay siya dito. The buyback by Wiha. Pero kakayanin ba niyang i-defend na mag-isa? Op! Aatras yung OG, Kimo. Akala ko dieback siya. Hindi pala siya yung nag-buyback kanina. Ang pangit kasi nung nangyari dun sa clash na yun eh. Kung may replay lang tayo, makikita mo yun eh. Pagka-solvine dun sa dalawa, tumalon si Tiny, dinamage nila si Enigma. Oo. Bago siya lumabas ng black hole, hindi na-cancel yung ano niya eh. Hindi na-cancel yung black hole niya, namatay lang talaga siya sa slight. Eh ano eh. Wala na siyang buhay eh. Kahit naka-BKB kasi siya, kahit mag-ulti yung monkey pa lang, parang kaya na nga nung patay ni Enigma magsayon eh. Hindi sila pwede maunahan na ganyan ha. Oo. Sobrang feeling ko kailangan ni GH magka-dagger dito. Kung hindi aabutin, mababasagan lang talaga sila ng libre. Naku, kita mo naman yung tayo. Sobrang hirap ng game na to guys. Pero ito po, Wiha. Mainit. Pero tingin ko, alam mo, pwede pang bumaliktad to at this point. Kasi hindi nabasag eh. Hindi nabasag. Ewan ko ha, I can be wrong. Skill-oriented pa rin nga naman yung lineup nitong Liquid kasi pag gumana talaga yung lahat ng ulti, pag nagkasabay-sabay na isang maganda, may comeback potential eh. Kaso tingnan natin, yun lang, may Aghanim's na yung Omni Knight doon, Trike. Nakita ko. Oo nga, at alam naman natin kung anong meron sa Aghanim's Omni Knight, it's a global GA. Pati yung trips na GA niyan eh. Oo nga eh, pero ito ngayon, kumakatop si Topson sa gitna. Slow siege na lang, nakaskadi na pare. Sobrang yaman, my God. Pacheck nga lang net worth ni Topson. Baka-click ka ng net worth. 20k net worth. 20k net worth. Wala, sobrang behind ng Liquid sa pera dito. Kimo. Sobrang gap na gap na nila kahit gano'ng kaganda yung lineup nila. Kung hindi ka manalo ng clash, para saan yung drop mo? At ito, ang problema nila ngayon, 30 seconds para mag-black hole. Hindi pa rin yata online yung, ay, yung rap, meron na. Kailangan nilang big line to kung gusto nilang manalo. Oo. Pero mukhang hindi nakakailangan yun eh. Inuunti-unti na lang tambulin yung baba. Pero ito, mukhang makakapatay na dito. At chill na lang. Uy, nag-GA pa nga para sa baba. Nag-go yung dalawa. Solvine, dinahabol ni Ember. Dalawa yun na chains. Masyadong masakit. Oh. Kitang-kita mo naman yung damage. Pero mukhang this is it for the game. Walang buyback yung dalawa. Si EA pati si Lifestealer, walang buyback to. Nako. Mamamatay yung Tidehunter. Lahat pala, walang buyback. And I think that's the game. Mukhang nag-donate tayo doon, Nico. Ayun na yata yun. Hindi mo ba ako pwedeng libre na lang din ang cake? Napakain na lang ng chocolate cake si Kuya Nick. Pero ito, black hole sa tatlo! Dalawa lang pala. Babawi pa daw. Pero wala. Ayun. Walang follow up. Ayun yung nangyari. Alam na natin yan. At palakpakan muna natin para sa game 2. The game goes to OG. Congratulations at
Mukhang si Alu ang pinakamasayang tao sa araw na to. Grabe, grabe, grabe ka bet. Tunay na bet lord pala si Alu. GG. Dito ka, dito ka. Hindi ko alam sa sasabihin. Alright mga kaibigan, what an amazing way to end yung game number 2 natin. And welcome sa ating panel. I'm still your host, General Tuna. At kasama yung ating panel, syempre, Sam H, Fly Solo, Yoe, and extra dito si Boss Alo. Boss Alo! Kumusta tayo dyan? Alright. At tatanungin natin yung panel natin. Kumusta kayo? Okay lang. Okay lang. Pumusta ba kayo? May pusta ba kayo? Natalo na. Natalo na. Ako, natulad pa nga kay Abad. Pero sa nangyari sa game number 2, walk us through kung ano yung nangyari doon. And then yung turning point din para doon sa OG. Pag liquid ka, hindi mo kailangan ano, mag-pick ng mga greedy hero. Eh. Like, yung OG kasi sobrang lakas na mag-punish ng, ano, ng lane. Masyadong aggressive. Shadow aggressive. Pero ito, yung kasi nga, uy, naku, nagkaabutan! Lo, ano, game 3, ano ka? Liquid ulit, OG? Depende, kung saan sila mag-bet. Depende, kontrahin mo lang, ayun. Pero ito, kasi nga, you've experienced the pro scene, nakalaro na rin kayo ng game number 5. Kapag nanalo kayo ng game 1 tapos natalo kayo ng game 2, ano ba adjustments na dapat yung gawin? Para dito sa Liquid, kasi nga natalo sila game 2. Naagaw yung momentum sa kanila eh. Reset. Chill lang. Mag-chill lang sila, tsaka reset lang. Reset laro lang. Kumbaga din na sila pwede mag-pick ng mga late game hero. Mm. Kasi malakas yung OG doon. Palagay nyo ba, kung may papalitan kayong hero doon sa side ng Liquid? Siguro mga Enigma, ganun. Kailangan nila ng ano support na malakas. Yung kumikilos talaga. Yung kumikilos talaga. Pero jungle yung talaga yung Enigma kanina. Enigma kanina. Kaya yun. Free map yung OG. Yung OG. Ihilang pahinga ng ano eh. OG.